ito yung monggos, no? Ito ang gugulayin ko bukas. Pero, bago ko gulayin, kailangan ibabad ko muna ito sa tubig. Bakit natin ibabad? Kasi, itong monggos ay may property siya, may elemento siya sa loob ng cyanide. Itong cyanide, yun ang protection ng seed ng munggo para hindi siya kainin ng mga insekto o hindi siya madaling nabubulok for protection purposes yung cyanide sa kanya. Kaya, minimum of 5 hours natin siyang ibabad para feeling niya na tutubo na siya. So, pag tutubo siya, i-release na niyo yung cyanide na yun. So, yan ang gagawin natin para ma-release yung cyanide, minimum of 5 hours kailang ibabad. Babad siya ng tubig. Kaya nga, minsan, yung kung magluto kay diretso-diretso mo, nagtataka ka bakit siya mapait, no? Ang monggos. So, ngayon, punta na tayo dito. Lagyan natin siya ng tubig. Babad natin siya. Kasabi ko sa inyo, for minimum of 5 hours. Pero ito, bukas ko na, hindi na ako magising niya alas 12. Bukas ko na ito kukunin para i-gulay. Aside sa malambot na siya, nawala ko yung cyanide niya. So maybe, yung mga sinasabi na hindi sila kumakain ng monggos because nag-arthritis sila o nag-gout, may epekto siguro yun sa cyanide na nandito sa monggos. So dito lang natin siya ilagay. Dito lang natin siya bukas yan. One eternity later. Dito sa ilog, nagkukuha ako ng isda para lagawin kong ilagay ko sa aquarium. Pero, may nilagay na ako dito. Kunin ko na lang. No? Yan. Tingnan natin kung may isda ba ito. Yan, meron. Parang mayroon na yata. Ang dami. Ayan. So, may aquarium na tayo. Instant aquarium. Ayan. Okay. Bawasan natin ang tubig. Kaya natin yung mga pagkain na settle. Diyan lang yan. So, itong manok na ito kakatayin ko para i-barbecue or i-lichunin ko ito. No? Ito sa ilog. Yan, hindi siya nakainit. Wala, sumisi. Yung dugo, tingnan mo. Yan. Kasi naputol natin yung ubul-ubul niya. Yan, yung source na hininga niya. Ganito lang pagkato ng manok, ginisin ko lang. Yan. Kailangan na tutuloy natin ito para magpatay ang vaccine. Ayan. Ayan, tutuloy. Oh, last breath. Yun, yung last niya. Last niya yung hininga. Ayan, okay na siya. Yun, parang nagpo-force siya, nag-agaw yung breath. No? Ayan, pwede na natin siya ramahin. Iwan na lang. Ay, may kunti pang dipili. May kunti pang lalalabi.
ang materials natin gagawin, ang mga materials na kailangan sa gagawin natin sa susunod na activity sa ilog na ito ay niyog, bamboo pole, at saka itong kawayan na ginagawa natin parang palo-palo. O ito ang mga materials na gagawin natin mamaya. Konektado yun ito sa pinatay natin ng materials. Ito na yung finished product ng materials na pinakita ko nina. Yung coconut, yung bamboo, at saka itong poles. At saka yung kinatay kong manok, ito na. Ngayon, itingnan natin kung anong mangyari. So, makikita natin na walang, umiikot siya na walang tao. Tubig lang ang gumawa. Walang kuryente, hindi na ginamita ng kuryente, hindi na rin siya ginamita ng ang tao, wala ng tao. Kaya ganyan siya, normal. It's only the water na nagpagbili sa kanya. No? Okay. Natin itong manok at itong pole, pasok natin sa kuwit yung kawayan. Ayan. Ayan. Dito nila ang buo natin. Ayan. Ikat na. Ayan. Nag-leasing tayo ng manok. Naked ito ha. Naked na manok. Nag-leasing tayo. Na walang tao na nag-ipot. Ito lang, ang tubig lang ang umiikot sa kanya. Saka nilagyan siya natin ng atip. Kasi sa lugar na ito, palagi lang umuulan. Para maluto yan, hindi mabasa sa ulan, nilagyan natin ng tinon. Ito kudagaan sa windmill. Okay, pwede na. Pwede na tayong gumawa kung anong gusto natin gawin. Pwede natin hayaan siya para maluto siya. Habang hindi pa naluto, pwede tayong gumawa kung anong gusto natin gawin. So, katulad ito. Dito tayo, kapunta. Ito na yung bonggos kagabi na ibinilad natin. Para, ang purpose nun is mawala ay ibinabad natin sa tubig. Para mawala yung cyanide na sinasabi. So, ito. Yan. Tungan natin ng tubig. Ganito na siya. Nag-akma na siyang tutubo. Since, nirelease na niya yung cyanide na nandito sa munggos. Kaya safety na itong lutuin at kainin para gulayin natin. So, para safe ka rin tayo, hugasan pa rin natin dito lang din sa malinis na tubig ng ano. Ayan. Hugasan pa rin natin siya. Tapos. Ayan. Saka na natin ito gulayin. Init. Okay, init siya. So, ayan. Gulayin na natin ito. Kumukulo ng tubig. Ayan, no? Lagay natin yung munggo sa ito. O, habang naglilitsyon pa yan dyan, hindi pa siya naluto, makagawa tayo ng ibang gawain. Light. Yan. Netakpan ulit natin. Yan ang manggos. Okay. So ano pang gagawin natin? Pwede pa akong maglaba. So, ito, humula na ako ng gabi. So, pwede ko lang itong labahan. Habang nag-lutong yan, yung naluto, pwede kang maglaba, no? Yan. Maglaba tayo. Para sigurado, baka hindi komporme sa kuso-kuso lang, gamitan natin ang brush. Yan. Brush natin yan dyan. Tapos, sila puti. Gamitan na ito ng brush natin. Yung kuwenyo taga, no? Kuwenyo dito dahil dito ang dumi. Yan. Yan. Itong, pwede kang gumawa habang hinintay mo dyan na maluto yung manok mo. No? Yung sigsig dito. Yan. Tapos, yan. Was mo kagad. Kasi ang tubig is libre lang.
Tapos hindi ka pa kumpurme. Dito sa bundok, wala kami washing machine. Ang ginagawa namin dito, pakang, palo-palo. So, yan. Was-was uli. Isang beses lang ang pakang. Tapos, balik ka rin ha. Ready for harlay na siya. Pa, tuyo na natin ito sa araw. Kung may araw. Okay. Ito yung palo-palo ulit kasi binaligtad natin eh. Okay. Yan. Ngayon, ibilad ko na. Ibilad ko na ito. Ito rin, Sway. Bakit yung napatan yung ano ko? Napatan yung saan ko ibilad. Yan. Dito po ibilad. Yung inatakan na upuan nila, hindi na sila makaupi ngayon. Dahil, ibibilad ko na ito. Ayan. Ayan. Ito. Yan. Tapos, pwede ka rin gumawa ng ibang bagay. Tapos, ayan. So, pero kukuha lang tayo yung pwede natin gulayin. Same thing po tayo dito sa kamatisan o sa talungan. Dito sa kitchen doon, doon yung gagamitin lang natin. So, sa pagmamagitan ng kunting ito, kunting nila. Yan. Dito, hanap tayo ng malalaking dahon. Ito lang dalawa. Para lang pang-mix ba? Para makumpleto tayo. No? May talong na, may kamatis. May talong na, may kamatis pa. May pechay na. Tapos, dito tayo sa kamutihan. Kuha tayo dito ng talbos. Kuha tayo ng talbos ng kamote. Yan. No? Talbos ng kamote. Kuha natin. Ayan. Kunti lang, no? Ayan. So, may talbos ng kamote. Dagdagan natin. So, punta tayo ulit doon sa ano pang mayroon dito. So, kuha rin tayo ng gagamitin lang natin. Ayan, no? Hindi muna natin ito yung harvest. Kuha natin ng isa, bawat ano, kuha lang. Ayan. Ayan natin ito sa basket. Pwede na ito. Sa kulikot, siling kulikot, siling labuyo. So, kuha tayo ng hinog. Yung gagamitin lang natin, ha? Ayan. Nagala pa yung gagamitin natin yung apat. Kuha din ka ng hilaw para colorful yung ano natin, no? Kuha ng hilaw. Ito na. May tanong ako pero in Bisaya, no? Pangutana, unsay kadautan sa pobre? Ang sagot ana, kini kamungkay, no? Mao ni ato kuhaon karon sa Bisaya. Atong himuon ni ang katahe. Mao ni ang kadautan sa pobre. Sabihin, inigutan ba? Malunggay talaga lahat ng katahe may malunggay. Yan ang lalo na kami mga Bisaya. Ito ang paborito namin. Kadautan na mo, lagi malunggay. Okay, thank you. Ito ang kukunin ay lemongrass, no? Tanglad ito sa Bisaya. So, buntingin lang din natin. Hindi natin bubunutin. Yun lang kailangan natin. Gap tala ito. Ayan. Ayan. So, the more siya na kuna, pagkuna natin, the more siya magdadami, no? Lagi natin, lipat tayo sa ibang puno. Gunting na naman tayo, puto na naman tayo. Ayan. So, anuhin natin ito. Ito gawin lang natin. Parang malaki.
ito yata. So ito lang, dalawa lang. Dito natin yan. Gawa natin parang paa ng manok. Gawin natin dito para rin din mamaya. Ito na may isa. Mga dalawang putahe o tatlong putahe lang ituin natin. Tapos ilain. Parang ano na naman. Ito na. Punta na tayo. Paano yung ganito? Okay, uwi tayo. Ito na yung mga gulay na kinukuha ko kanina, no? Nandito na yung malunggay. Nandito na yung lemongrass, talong, pulikot, at saka iba pa. Ngayon, ang kulang nito is pako. Magpakuha tayo ng pako, no? Yun ang kulang dito, pako na lang. Magkukuha nga tayo ng pako, magkuha nga tayo ng pako. Kukuha na tayo ngayon ng shells, no? Habang hindi pa luto yung bitso natin na manok. Dito sa activity ng river, may maraming shells ito. So, kukuha muna tayo. Tingnan mo ito. Focus mo na ito. Ano klaseng shells ito? Yan. Pero, hindi natin ito kukunin, no? Kasi, di ba, nakita natin sa video, kinain ito ng ahas na na-stack up ang ahas ito sa kanya o sa kanyang medikit. So, yan lang natin. Ang kukuha na tayo, iba na lang. Ito ganito. Yan, itong ganito. Ayan, oh, buhay. Ayan, ang kukunin natin. Ayan. Yung mga. Ayan. Ayan. Marami dito. Ayan, ang kukunin natin. Ayan. 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 Okay. Dito pa. Dito pa. Dito. Okay na. Dapat ako sa ibang lugar, no? Dito na naman ako sa malalim-lalim. E, kita mo itong maitim-itim dito? Ito itong mga shells na ito. Ayan. No? Yan, kumita natin. Marami ito. Pili lang tayo ng malalaki. Yan. Magapang pa. Yan. Mas malalim. Yan. Ito na. Yung shells na nakuha natin, no? Sa ilog lang dito. So, ngayon, lutuin natin ito. Pero bago lutuin, may gagawin tayo, no? Kunin natin ang itong dulo na ito. Paputulin natin kasi mahirap siya, mag-vacuum siya, mahirap siyang kunin. Para mamaya, madali lang pagluto, madali lang natin kunin. Mamaya na natin sasabihin. So, ito, putulin natin, no? Putol na. Yan. Lagay natin dyan. Tapos, putol ulit. Ay, para nauna yung kutsilyo ko na. Ano? Yan. Okay. Yan. Yan na. Tapos na. Ito na yung naputol na shells lahat. No? Na, kanina. Inagdaga natin. So, ito na, ready for cook na ito. Pero bago natin ito i-cook, sugasan muna ulit natin ito dito. So, sugasan natin yan. Ayan. Ayan. So, steam ko muna ito. Mamaya, steam ko. Okay. Habang hindi ka ito luto, malapit kang maluto, marami ka na nagawa. Ngayon, dito tayo sa gulay.
ito na yung kulang natin kanina, pako. So ito na ang lutuin natin. Itong talong, pwede natin isugba doon sa kuan. So kita lang isugba natin. Kalayo. Saka, yun na, akat muna. Gagawin natin, ihagpat itong malunggay para pangsahog natin doon sa gulay natin. Yan. Yan. Nutritious talaga ito. Pag may malunggay ka, talagang nutritious yung pagkain mo. Kaya yung sinasabi ko kanina, kadautan ng Bisaya, malunggay ang answer. So, ganito lang. Tapos, ito, mamaya, ganun lang natin ito, no? Ganyan. Kunin natin itong dahon kasi sayang, no? Lagay lang natin dito sa bilid. Yan. Ano lang ang maiwan, ito yung pako. Masarap ito yung pangsahog natin. O ano pang gusto natin isahog mamaya, nandito lang lahat. Kailan ready, no? Habang hinintay pa natin na yelo na, pag magpula yan, yung litso na yan. So ito lang muna ang sigasuhin natin. So marami pa tayo, mamaya magluto tayo ng ito pa. Itong frijoles na ito, or string beans. So mamaya na natin gagawin, hinan na natin ito kung ang munggos, kung luto na ba ito. Diba, okay na oh. Malapit na siyang maluto. So takpan ulit natin yan. For the meantime, ito muna kasi pasuhin ko, no? Paano ko ito lilutuin? Sige. Ito na yung shells kanina na pinutulan natin ng buntot, no? Ito, luto na ito, na-steam natin. Kaya, pwede lang itong lips to lips o sup-supin ba o sip-sipin, no? Pero parang malabo yata, mahirap yata pag sinasabi natin sup-supin, parang iba ang connotation. Kaya, lips to lips na lang, no? Ito. Matigas talaga siya. So, dito natin sa iba. Ayan. Ito na. Ito, pwede ko nang kainin diretso. Pero, may iba man tayong paglagyan dito. Kaya, kainin ko nang ito. Kuha tayo ng iba. Ayan. Ayan. Ito, kawayan ito ha. Wala kasi tayong imperdible. Kaya, pwede na ang kawayan. Pwede na ang kawayan kasi sa syudad, i-provide lang gamitin natin yung pang-ano, yung social. Ito, kawayan lang ito. Kaya, okay, tulungan nyo ako dito. Ang dami pa ito. Oh, pili kayo. Tulungan nyo ako magkuha nito. Ayan. Kapag sabay-sabay man tayo kumakain. Ayan. Ayan, ayan. O, okay, sino pa? Ayan, lahat na tayo meron. Ayan. Yan. Ini yang apa? Yan, ano pwede na? Tapos. Dalawa na lang ang naiwan. O, tinulungan nila ako. Kaya, last na ito, itong dalawa. Yan. Hindi natin lasa ito. Yan. So, may gamit talaga ang kawayan kahit saan. Katapos yan, pwede mo pa itong ipag-iiki, no? Na. Tapos kumain, magamit pa ito. Okay. So, saan na ito dadalhin natin? Gamitin natin ito. Dito na. Dito na tayo. Yan. Ayan, lutuan na natin ito. So, lagyan natin ng olive oil. Ayan, hintayin natin mag mainit yung olive oil. Mainit na yung oil natin. Kaya, unahin natin ilagay itong tomato, kamatis. Ayan, hindi pa ka siya.
Yan. Nine natin para hindi siya, pag ilagay natin itong ano, ahos, hindi siya mapagod o maluto, no? Ilagay natin ng ahos. Yan. Isahin lang. Tapos, ilagay natin itong yan, anis. Yan. Na. Lagyan na natin ito yung shells. Lagyan natin ito. Itong ma brown brown dito yung ahos natin, okay? Yan. Yan siya. Tapos katapos ito sina pwede na yan, no? Pwede na ito, pulo-pulo na eh. Lagyan na natin itong niluto natin mong gas kanina. Ito, no? Nandito pa yung ano, eh. Nandito pa yung pa, ano ng yung lemongrass. Lemongrass. Yan. Daming oil. Nandito na lagay ko. Dapat kunti lang. Ito na ito, kaya hindi natin. Ayan. So, kayo natin. Maraming oil. Sabagay, virgin coconut oil man itong inilagay, okay lang siya. Antayin natin kumulo. Ito, asin lang ilagay nito. Wala nang bitchin. Dahil presko lahat, no? Presko lahat ang nandito. Presko yung shell. Kakukuha lang natin. Tapos, yung ilalagay natin mga sahog mamaya is presko din. Hintayin natin kumulo. Yan. Medyo kumukulo-kulo na. No? Lagay natin yung bata. Ayan. Tapos, sakay natin. Ayan. Hintayin namin ulit natin itong kumukulo. Para paglagay ng ano, paglagay ng mga gulay, madali na lang. So, kumukulo na siya. Lagyan natin siya ng kunting asin. Yan. Asin, ha? Tapos, ito yung asin ano. Ano? Parang ano, hindi natin okay kanina. Parang ano, parang dumikit yung, marami dumikit sa kalaha, no? Kailangan natin siyang ano, kumukulo na siya. Yan. Kailangan natin siya. Alis na siya. Ala. Ay. Ala. Okay. Tapos, ilagay na natin itong pako. Pako. Pako ito, pako yung ibabaw. Yan.
Ayun ulit. Tapos ilagay na natin itong saluyot para pampalapo talaga. Malapo tayo yung munggos, may gata na. Lagyan ko ulit ng saluyot. Hindi ko lang kinuha lahat sa farm na. Hintayin natin kumulo ng konti. Yan. Medyo green na siya. Maganda na siyang tingnan. Ayan. Ngayon, last na ilagay natin itong malunggay. Kailangan magkulot-kulot ng kunti. Ngayon, ito na ang malunggay ilagay natin. Ito, ganito lang ito. So, very nutritious ito. May saluyot, may pako, ang munggos, may malunggay, may sili, may lemongrass, at saka ang sahog ay shells na dito kinuha sa ilog nito. Ito, pwede na itong kainin na. Pwede na ito kasi papait din ang malunggay kung magtagal siya. Kaya kailangan na itong kukunin natin. Pero bago natin kukunin, ayan. Ready na ito siya. Lagyan na natin sa container para ready na pagkain. Ayan. Ayan. Ito. Ito. Lagyan natin muna dito. Kunin na natin ito. Alis na natin ito dito. Yan natin ilagay. Tapos, ready ng kainan. Punta na tayo dito. Ilagay pa tayo natin yung table. Habang malapit ng maluto yung manok, no? So, ito natin ilagay. Dito. Ito yung kinuha nating isda kanina dyan sa ilog. Sabi ko, temporary lang ito na may ano tayo, aquarium. Para lang dito, pagkain natin, magandang natin yan, may aquarium tayo. Hindi masyadong close, baka yung matahina. Tapos siya, ganyan. So, prepare natin, hintayin na lang natin maluto yung manok. At saka, may minuto lang tayo doon. Ano, ito rin. Kunin natin ito, shells din. Shells na ano, ito din, ang shells nito galing, ginalagyan natin yung kinuha natin sa pang kanina. Yung pako din, malunggay, pechay, sili, kulikot, saan ito natin ilagay, ilagay. So, dito lang din. Ayan, binintay na lang natin maluto yung manok. Ready na, may sabaw na tayo. May munggos na, may saging, may mais, at saka kanin. So, dito natin kakainin sa river din. Kaya ganito ang buhay sa ilo. Masaya. Here you go. O, i-harvest na natin ang luto na. Luto na, yan. Wow! So, galing na ngayon, alambre. May flies na ganyan. Dito. Hindi na pala kailangan. Dito. Abangan ko ito dito kasi dito talaga ito lalabas. Kasi dito ko kanina pinasok yan. So dito yan lalabas sa akin. Sige. Okay, papunta sa akin na. Okay. Unit. Okay. Malapit ka sa akin. Ayan, dito. Oh, sige. Ishoot mo sa plato. Ayan. Wow, oh, di ba? Ito, ayan. Nakaharap na sa ating bango-bango. Okay. So ilagay na natin dito
Tapos tawagan mo na sila para kakain na tayo. Sa atin yan. Ayan. Ako, kuha ako ng plato. Mais ang kukunin ko. Mais. Maghugas muna ako ng kamay. Dito lang sa ilog. Gusto ko magkamayan. Gusto ko magkamayan dahil gusto ko itong kunin. Itong liig. Pati isol. Inip-inip. Ay, pang inip. Mainit talaga, pero mas challenging yung challenge yung mainit-init pa na makatuwa ka. Wala na ba tayong sinido na ilagay dito? Ayan, kuha ko rin. Ayan, tapos lagyan ko ito ng ayan. Ano diba, sarap-sarap. Pamayin ko siya. Mainit-init ko. Tapos kuha ko ng ito, puti. Yan. Yan. Ito may sabaw pa rin, no? Ito, sipsipin ko. Lips to lips, 1 minute. Ba? Tapos kakain ako ng... Ano na kayo? Kung ng plato. Yan, plato. Oh, suwerte kayo ha. May ano pa tayo, oh. May aquarium pa tayo. Eh, kamuta! Oh, kuha kayo ng sabaw kung gusto niyo. Ayan. Ano sabi? Ayun na, kita. Okay, no? Yan. Yan, native na itong lutong manok. Lutong-luto siya. Paano ko kunin yung sa ano? Sige daw. Yan. Yan. Buksan natin. Anong laman? Ipa dito pa, oh. Ipa. Eh, pabor na pati. Sige, pabor dyan. Wala. Umukso, buhay pa yung kutsilyo. Okay. Oh, lutong-luto. Talagang dugo, no? Oh. Saan na dyan? Di daw. Saan na? Tapos. Ayan, ara. Ayan, dito na. Ang sa akin. O, ito. Init-init. Sige lang ng pinig. Mag-kiss lang niya sa akin. Ayan. Pati yung atay. Pati yung atay na. Oh, na ano yata ang atay. Oh. Nasira sa kutsilyo. Ngayon, ito. So, sa akin yung atay at saka yung batikulon. Okay. Okay na. Kain ka na do. Okay. Mami ka na ng big go. Okay, tapos na kaming kumain at ito ang natira. So, para hindi ito masayang, tapos ilagay natin ito lahat dito. Tapos itong sobra na munggos. Ay,
lagyan natin ng itong sabaw. Mali, konti lang ito, mag-aaway ito sila lahat, hindi magbigyan. Kasi kahit konti-konti lang, bigyan natin ito sila. Sa paligid lang sila, oh. Yan. Unahin natin bigyan yung silosa. Kaya rin silosa yan. Ang damado. Okay. Lagyan natin ng ganyan, isa lang. O itong ulo. Ito, enjoy na lang siya. Hintayin natin malagyan lahat. Kasi mag-away na naman yan kasi hindi malagyan natin. Kunti-kunti lang kasi hindi naman sila panahon na kinkain ngayon. Ayan. Ayan ta. Dili na ta. Okay. May. Dili na ta. Sige. Dito. Yung iba wala ng karne. Ito may. Lagyan ulit natin ito ng sabaw. Yan. Yan. Ito, ito. Siguro. Oh! Kadala din ng munggos ni Rico. Yung munggos. Yan. Yan. Para masarap. Wala, wala naman buto ng manok. Ito, lagyan naman natin sila ng manok. Yan. Ito na. Tapos, lagyan sila natin ng iba. Lagyan natin dito. Ilan ba tota sila? 1, 2, 3, 4, 5. Yan na. So, gawin natin sa kanila. Oh, hey, Negli. Yan, ikaw makasiloso. Of course, ito iba. Ikaw, stoy, dito ka. Oh, ayan, sino. Tapos ikaw, oh, ikaw, dito. Oh, ah, si Bagabon. Short, sabi mo. Nakawawa naman si Bagabon. Paano yan? Pure na ka Bagabon. Tingnan mo ito, kawawa naman ito. So, sa kakano, may isa pa pala. Oh, sabi mo, lima. Okay. So, hintayin mo na Bagabon yung para sa'yo. Okay, ito na ang iwan. Bagabon. O, tingnan mo. O, ito lang naiwan. No? Ito lang naiwan. Ibalik na natin ito. Yung isda na ito. Ito. Ibalik natin ito. Yung water lily. Ito lang. Okay. Tapos ito. Ibalik na natin. Ayan. Ngayon, kung gusto nating magkukuha ulit, ganunin din ang gagawin natin. Lagyan ng pagkain, ito, tapos ilagay dito, papasok sila sa loob. Okay? May temporary aquarium tayo, or display lang dyan kung may mga bisita tayo. Okay? Mahili na kakain sa maliit. Okay na? Hindi. Parang nakulangan dito ka. Kaya mag-tumpla ulit tayo. Lagyan mo ng mungkos dito ka. No, nakulang dito. Ito yung mga mungkos dito yung lagay. Kita. Ayun na, puni agwa. Sige. Kasi may... Ano ko? Kulang na kulangan sila. Ayan. Kung ayaw ng tao nito, may maraming aso. Ayan. Inip-inip pa.
Ulang pa nga daw, oh. Talaga? Kailangan ko sila. So, bungkus lang ito. Wala na sabaw ang shells. So, ito na. Lagyan na natin. Pati gulay na, oh. Okay. Oh. Ito pa. Ulang. Ulang pa rin dyan. Dyan, ulang. Ikaw. Hindi ka nga nakaubos nyan, oh. Hindi ka nga nakaubos. Kain natin ito kayo, itong maliit. Sana yung maliit. Ano yung maliit? Uy, maliit. Ano yung maliit? Oh, si Morgan? Morgan! Ano ya? Oh, ito si Morgan. Morgan! Kabarba niya, si Morgan. Asa, ano si Morgan? Oh, Morgan, oh. Oh, Morgan, oh. Morgan. Morgan, oh. Oh. Ano, wala na naman. Ay, ayaw? Ayaw? Ah, baka gusto ka. Ayaw na gusto nyo. Dapat yung ibang fried chicken sa wala. Okay na. Iyan na tayo. May mga natitira ng aso hindi naubos. So ipunin natin ito lahat. No? Marami. Marami. So ito ang hindi naubos. So saan natin ilagay? Hindi masayang. Dito natin, pakain sa da. So, ito. Dito na tingnan natin ha. Kung may isda ba yan? Meron ba? Meron ba kumain? So, maraming isda dyan na natitapon. Yan. At least yan, nakikita mo at lumaya sila. Pero nakuha mo na kanina. Oo pa. Ito na. Sige. Ayan dyan o. Okay. Go. May naiwan pa pala yung hindi napansin itong banana, no? Kaya ang gagawin natin ito, gagawin natin bayo-bayo. Ang ingredients naman ng bayo-bayo, saging, itong niyog na kinagod, at saka brown sugar. Ito, yung tatlo lang. So, gagawin natin. But of course, itong mortar and pestle na malaki, no? Sa amin, ang ibang tawag dito, ano, lubok, maglubok ka. So, yan. So, ganyan yan. Ilagay natin ang lahat yan. Kaya isang beses lang. Tapos, lubukin na natin. So, yan. Yan. Ayan. Lubukin lang yan. Saan hanggang madurog lahat ito sa anong, ano. Tapos, landahan natin lagyan ng eko. Ayan. Para ma-mix talaga siya. No? Tapos, landahan natin lagyan ng sugar. Brown sugar. Ayan. Tapos, libuti na naman. Ayan. So, ito lang, paggawa ng bayo-bayo. Tansya mo lang, kung kulang pa ng kulang pa ng niyog, lagyan natin ulit ng niyog. Tapos kung kulang siya ng sugar, lagyan ulit na siya ng sugar.
Pero kagandahan ng bayo-bayo, pag ang saging mo is matanda talaga, no? Yung sa Bisaya pagulang. Na kasi ang iba, yung una kami, ang ginagawa namin ng bayo-bayo, yung bata na mura, muda pa na saging, bata pa yung saging. Ang tendency, hindi siya masarap. Ito, napakasarap dahil gulang matanda na mature na yung saging na ginawa na ginamit natin. Ay! Kailangan sa gitna. Ayan. Dahil lang kasi pag anuhin mo, talagang titilapon sa labas. Pero okay lang kasi may mga aso na nakakain sa natilapon, may lugi. Sige, ang dami mo na. Ito, pwede na ito kunin. Oh, kasi hindi na siya tumilapon, pinit na, pipit-pipit na siya. So, pwede na natin ito i-harvest. Okay. Ito na. Ayan. Charo natin. Ayan. Sigurado, depende sa templada mo yung tamang niyog, tamang asukal, no? So, ito, pwede mo i-design-design na. Lagay mo sa container, kung anong forma ang gagawin mo, pwede lang ito. For the meantime, ito na, ibaon ko na ito bukas sa opisina, okay? Para ipatitin ko sa kanila bukas sa opisina ito. Ayan. Hindi alam ito na. Ah, pa, wala yan. Wala yan. Lagyan natin lang. Wala ba ibang kutsara? Nagamit ko na ito. Ito po kutsara ba ito? Akalimpyo po. Ah, may guilty lang. Yes. Yan. Ipaporma-porma daw natin ito. Tapos, saan natin ilagay ito? Madami pa. Kailangan lahat. Ayan. So, ispato dito. Ayan. Ayan. Ang forma is ito. Ay, ayan. Oo. Ganyan lang. Ano pang forma ang gusto mo? Ano pa yan dyan? Ayan. Ano yan? Pwede ba yan? Ikaw. Hindi, yun ito. Ayan, siguro. Ito. Ito ba ito dyan? Arka ni Noah ito. Arka ni Noah. Pero itong arka ni Noah na. Ayaw. Ayaw. Ayaw mahulog. Ah, mas maganda talaga ang plastic, no? Kasi ito dinidikit. Oh, dinidikit siya, pangit siya tingnan. So ito dito tayo. Okay na.